Natatapos lamang po ng Filipino Academy of Movie Arts and Sciences o itong FAMAS Awards na isa po sa pinaka-prestigyosong award-giving body sa industriya ng pelikulang Pilipino. At isa po sa ating mga bisita ngayong umaga ay ang pinarangalan po dito. Kilalanin natin ang award-winning director sa likod ng short film na Huling Sayaw ni Erlinda. Let's welcome the FAMAS Short Film Director Awardee, Direk Gabby Ramos. Welcome sa Rise and Shine Pilipinas, Direk Gabby. Good morning, Direk. Hello po. Good morning. And of course, congratulations, Direk Gabby Ramos, sa iyong award-winning short film na ito. Bye. Welcome po sa RSP, Dayan at Patrick po ito. Alright, tell us about this award-winning short film, itong Huling Sayaw ni Erlinda. Ano po ba naging inspirasyon po ninyo sa pelikula pong ito, sa short film na ito, Direk? Nako, morning na morning, pero maganda yung mensahe nito. Ang kwento ng Huling Sayaw ni Erlinda, ang inspirasyon ko dito ay ang aking ama't ina. Mm-hmm. Kayong Erlinda, pangalan nyo ng nanay ko. Oh. Alam mo yung gusto ko lang sabihin dito na at pumanaw na sila during the pandemic. Mm-hmm. Pero dumaan po sila sa matinding problema, gulo. At ang gusto ko lang sabihin is, paano mo isasayaw ang taong pinakamamahal mo kung dumadaan sila sa matinding pagsubok? Ikaw, paano mo isasayaw yung taong mahal mo? Mm-hmm. So yun, so napakahalaga nung pelikula kasi nakita ko kung paano sila magbahalan na mag-asawa. Ayun po. Yes, Direk, ano ba yung paborito mong eksena dito sa pelikula? At para sa'yo, bakit ito yung pinaka-espesyal? Ano kasi, alam mo pag nakikita mo yung magulang mo, nakita mo yung pagiging totoo nila, paano sila mag away, paano hindi mo maiintindihan yon. Pero nakikita mo rin sila paano sila nagmamahalan. Ang pinaka-paborito kong eksena dito is paano sila nakakapagsayaw pa na nararamdaman ko yung pagmamahalan nila sa kabila ng problema na kinakaharap nila. Alam mo, habang kinakwento mo yan, Direk Gabby, parang medyo nalulu, parang gusto ko nang maluha eh, no? Parang ramdam ko yung, kumbaga, gusto mong emosyon na ipakita dito sa short film na ito, ano? Ano naman yung reaction mo, Direk, nung marinig mong nanalo ikaw sa FAMAS? Alam niyo po ba, kung hindi niyo po naitanong, ito po yung patatlong entry ko sunod-sunod na taon. 2022, 2023, 2024, puro po ako nominado diyan. Kaya sobrang saya ko kasi after 3 years na puro ako nomination, yung pa-third year, nakuha na namin. So, thank God talaga, hallelujah. Alam mo yung matinding saya ng hindi lang ako, yung buong team na sa kabila hirap, pagko-conceptualize, pagpapagod, nakuha na namin yung gustong-gusto namin na award. And matindi yun kasi it's FAMAS. Oo nga, congrats po ulit. Congrats, Eric. Parang saktong-sakto yung third time is a charm kung tatawagin. So, yun, Direk Gabby, ano naman yung susunod na proyekto mo na aming aabangan pagkatapos ng tagumpay ng pelikulang ito? Actually po, after po nito, may mga producers na po na lumapit na nakapanood din po ng pelikula at nagdanais po sila na i-full length na si Huling Sayaw ni Erlinda. That's good, something to look forward. Pero paano namin mapapanood to direct sa mga hindi pa nakakasilip itong pelikulang mo ito, itong short film na ito? Actually po, lalaban po ulit siya sa international. Okay. Kung ngayon po, mga special screening pa lang po meron tayo. So magkakaroon po kami ng invitation, mga critic na pwedeng manood. At I'm sure iimbitahan po namin kayo doon. Pero at the moment po, wala pa po siya sa, hindi pa po siya pwedeng i-social media, hindi pa po siya pwedeng ipalabas ng for everybody. Kasi ang short film po kasi natin, nilalaban po talaga siya sa iba-ibang bansa.
eh, isang qualification po doon is hindi po siya pwede munang ma-public at this stage. Mm. Pero meron po kami mga special screening. For example, under Mowel Fund, under FBCP, under ibang mga institution, para naman po mapanood din ito ng mga kapwa ko filmmakers at kapwa ko po na mga film enthusiasts. Mm-hmm. But I understand, di ba Direk Gabby, marami ka na rin mga ibang films noon na parang inilaban mo na rin sa international. Kinilala na rin ito, di ba, ng ilang mga international award-giving bodies, right? Opo. Actually, nagpapasalamat nga po si Dayan kasi remember nung after pandemic, during yes. pandemic, kumuha ko ng short. Tapos, in-interview niyo po kami yes, yung International yes, Film I Festival remember. Manhattan with Jassy, yung Pugon. Oo. Alam mo, after nung interview mo, ipinin ko talaga yung interview mo ng PTV4 sa Facebook ko. Uh-huh. Nagsunod-sunod na po yung project mo. Salamat po talaga sa inyo. That's good to know. Talaga, and of course. Salamat. Opo. Panigurado you know po marami pandarating. Good news yes. din, yung Pugon natin, nakasama po siya sa Cannes Festival nung nakaraang linggo wow, para po nakakatawa. Naman ma-view po ng mga taga-ibang bansa. Oh. Well, all the best po sa inyo, Direk Gabby. At of course, we look forward dun sa full length na no, itong huling sayaw ni Erlina. And again, congratulations po sa inyo at sa buong team. Thank you very much, Direk Gabby, for sharing your journey. And of course, kami po ay believe sa inyong dedikasyon. Well, dito po sa inyong short film na ito sa huling sayaw ni Erlinda. And again, congratulations po sa inyong FAMAS Award. Congrats, Direk. Congrats. Thank you. God bless you more power. God bless you more as well, Direk.